Postmas, gagawang kaya nila ng pelikula si Lenlen. Ako, wala na pong gagawa ng pelikula ngayon. Tama na rin po yan, nag-flop na yan para tigilan na yan mga kagagawa ng pelikulang pantapat kaya. No? Actually, nakachamba siya sa Katips. Nakita ko kasi yun eh, no? Yung galit na galit yung mga tao. Yung mga, ano pala, mga kakamping sa MIM. Kinampanya nilang wag manood. Tapos kinampanya rin nila ang panoorin nyo yung Katips. Kaya kahit papano kumita, no? Pero hindi po ubra yung kahit papano eh. Yung eto na naman, hindi naman sila nasatisfy sa Katips. Yun ang problema kasi kahit na ano pong promote ninyo, yung paring ano eh, yung paring produkto, di ba? Sabi nga, sa naatenan ko, basura in, basura out. Kumbaga, bakit pa tayo nangangailangan ng model kung kaya namang gawing lahat ng Photoshop? Hindi po kayang gawin ng Photoshop ang lahat. Ang kaya lang ng Photoshop, i-enhance. O, yan. Kaya, si Vince Tanyada, produkto yung, kumita talaga rin yung Katips. Kumbaga, nasabayan yung ano eh, di ba? Yung MIM nun. Kaya ginanahan, nag-produce uli. Hindi po kasi laki ng kinita ni ng Daryl Yap movie. Ibig sabihin, kumita siya sa kategorya ni Vince Tanyada, no? Kasi ngayon lang naman natin talaga narinig na kilala nyo ba yan? Ako personally, hindi ko kilala yan eh. Dito ko lang nakilala yan nung ano eh. Ayun yung ibig ko sabihin na pinagkitaan niya na si Daryl Yap, yung pagtapat-tapat kay Daryl Yap. Pero alam nyo, sayang yun eh. May mga nanood na sa kanya kasi sabay yun nila Daryl Yap eh. Lahat ng pelikula, Daryl Yap. Tapos may isang Katips dun sa SM Fairview. Dun ang pinakamalaking kinita eh. May mga madre. Saka yung panginganyo talaga. Kung maganda sana yung pelikula ni Vince Tanyada, malaki sana yung kikitain, no? Eh, nadala eh. Nadala sa Katips. Walang kwentang pelikula. Yun yung problema. Okay ang pagtatalaga ni PBBM kay BPS DepenSec preparation sa 2028 for president. Diba? Wala mo. Yung iba po, alimbawa, DSWD. Pero region lang yan. Eh. Nasa region lang. Eh. Ang DepEd po, hanggang kabababaan, alam nyo naman po, paano magsip-sip yung mga principal. Di po yung mga principal, yung mga superintendent, lahat siya, doon siya. Tingin ako ng tingin dito, hindi ko pala na-on yung aking ano eh. Wala. Ang hirap mag-setup ng dalawa kasi. Okay, Badong, panoorin mo ang mo ba siya sa Ninoy at Tungas de Peligro at bakit? Di po ako manonood. Sayang po oras ko. Importante sa akin ang oras eh. Hindi po ako nanonood na mag... Napaka-busy ko pong tao. Biske po yung pamamasyal ko. Binibidyo ko po yun. Ha? Gusto ko po pag manonood ako ng sine, marerelax ako. Talagang may silba siya. No? Magbabayad ka, manonood ka ng sine. Yung pinanonoran ko sa director's cut, yung maganda yung upuan. Yung makatulog man ako, sulit. Kaya mga Marvel, gusto kong makataka sa ano ba, pansamantala, kahit mga dalawang oras. Tapos panonoorin ko siya, mabubwisit lang ako dun. Dapat ang title ng pelikula, ayoko kay Sir Bas, papalitan daw ang title ng Ako si Ninoy para daw maging kapanipaniwala, gagawin daw Ako si Ninoy, ama ni Abnoy. Pwede pa, ma. Pwede pa, ano? Malamang, aside from movie ng Vince Tanyada, meron niyang nag-produce na ibang tao, kaya may kita talaga, fueled by Pink Lawan and Yellow supporters, politicians. Eh, ang problema niyan, kahit ba lahat ng kahit tama yung sinabi mo na may nag-produce, hindi naman si Vince Tanyada. Pero wala na kukuha sa kanya uli. Yun po yun eh. Parang
Aflap ka. Matindi po sa pelikula eh. Kasi mahal po mag-produce ng pelikula. Sa loob ng 3 dekada, sinira nila mga Marcos habang pinapangalanda ka ng mga gawa-gawang kabayanihan Aquino. Sa kabila ng lahat, nakabalik pa din ng mga Marcos. Ibig sabihin, talunan talaga. Eh, sa totoo lang naman po, si Lenny Robredo, vice president na siya eh. Oh? Kung si Lenny Robredo lang marunong talaga sa politika, hindi niya po gagawin yung ginawa niya. Early, napaka, alam ko po siya, ano pa lang eh. Wala pang 1 taon, umiikot na si Lenny, sinisiraan niya na sa ibang bansa si Duterte. Alam niyo yun? Yung kumukuha na siya kagad ng mga foreign sponsors para patalsikin si Duterte. Walang tiyaga. O sunod-sunuran lang. Sunod-sunuran lang siya sa mga amo niyang tunay. At ginawa nila ako si Budoy. Bold film noon, panahon nila Aya Medel. Magaganda, boss ba? General Luna Kumitar. Ay, oo nga pala. General Luna. Yung dapat pag-story, hindi porkit historical film. Mga Jose Rizal, di ba? Kumita rin po nga pala. Sabi sa inyo, masyado malikot yung kamay ko, pati microphone ko. Nawawal. Double pin, isang ano, mas mahalaga po, kahit po libre, hindi ko panonorin yan. Mas mahalaga, ang dami na pong pelikula sa ano eh, di ba? Ang dami na pong pelikula sa Netflix. Sayang ang oras. Importante po sa akin ang oras, marami akong magagawa sa oras eh. Na gusto ko. Di ba? Di ko naman sinasabi na sayang oras dahil naghanap buhay ako lagi, hindi po. Naglilibang ako, nanonood ako ng mga vlogs, nanonood ako sa TikTok para mag-aksaya ako ng oras sa kanya, sayang. Hindi na makakabalik ang dilaw dahil sa ugali nila mapanira at kahit na anong pelikula pagawin nila, hindi na mababalok totally ang nangyari. Mulat na tao sa anong klaseng politiko sila, kaya nilangaw. Ano po no, toxic sila no, toxic. Meron pong mga magagaling na ano eh. Alam niyo po, marami naman pong mga oposisyon na magagaling nung panahon nila. Si Miriam Santiago nung oposisyon. Kahit po yung panahon ng mga oposisyon kay Cory Aquino, gagaling naman sila. Yan, sila Enrile, sila Doy Laurel, Joby Salong, nag-opposition sila Joby Salong, matitino po. Itong opposition natin ngayon talagang worse. Boss Buds, kami ang kulto ng utog kay Maharlika. Pinanunood si Maharlika dahil crush. Hindi, no? Ito pa isa, saka nakakita ng opposition. Na yung pinagkukunan nila na impormasyon si Maharlika. Alam niyo, payo ko sa inyo, Maharlika, SAS, at saka sa mga kakamping, pwede kayong magpahinga. Si Maharlika nga, nakikita ko, nagbabiyahe-biyahe. Yun ang mga vlog niya, yung biyahe niyo. Pahinga rin kayo minsan. Alam niyo, sagad na kayo eh. Wala nang sense. Yung pagbatikos niyo, wala nang sense eh. Pilit na pilit ba? Pahinga muna kayo. Mag-recharge. Pag may issue na uli. Alam niyo yun? Iba muna pag-usapan niyo. Total, hindi naman kayo mga vlogger na kinakailangan ng content araw-araw. Sa tweet lang naman kayo. Kumikita ba kayo sa Twitter? Alam ko walang kita ang Twitter eh. Ako ang Twitter, ginagamit ko. Nagpo-post ako sa Twitter. Yung kasi yung ginagamit kong ano. Pag nag-post ako, gusto kong i-topic yun. Para pagbalik ko, naroon yung topic. Hindi po ako nag-tweet sa Twitter dahil gusto ko talaga mag-Twitter. Kasi konti lang tao dyan eh. Sa Twitter.
Hindi ka lalago dyan, hindi ka abot ng mga 100,000 yung followers mo. Wala. Dito sa YouTube, sa Facebook, yan, pwede. Sa TikTok. Kaya takantaka ako sa inyo eh. Mga taga-Twitter na kakamping. Bakit kayo lagi nagtutweet? Kahit nonsense na. Pero yun yung intrigahin nyo si Sara Duterte. May nakita sila ng video na parang hindi nagka-ismiran. Yung na-tsempuhan lang ba? May LQ na raw si Sara Duterte tsaka si BBM. Magpahinga rin kayo sa ka-atake. Yung tunay na issue katulad ng sibuyas yan, pwede. Pero yung mga pilit-pilitan, atakehin niyo yung mga senador dahil binabanatan nila yung mga European parliaments. Eh, nakikialam eh. Kayo kung marunong kayo magpahinga, tama ba? Na kung taga ibang bansa ka, pupunta ka sa ibang bansa para pakialaman yung mga mambabatas dun? Eh kung tayo kaya, mga senador natin, pumunta rin sa European Parliament, para, tapos sabihin sa kanila, anong ginagawa ninyo? Bakit wala kayong war on drugs? Bakit hindi wala kayong solusyon sa droga nyo? Pwede po ba nating sabihin yun sa kanila? Hindi po eh. Yan po yung from, ano yan eh, from entitlement. Ang problema, yung mga opposition natin, parang mas gusto pa nila na pinakikialaman tayo ng ibang bansa.